ay sarap damhin pagmamahal ng amang mahal. Kung tuwir ang nanamnamin sa kebuturay dadamhin, asasambit ng sinumang anak niyang minamahal, siya'y tuwir ang buhay, kalinga niya'y walang humpay. Kung inyong pagninilayan ang katalinuhan ng Ama, lahat ay matatanto ninyo kung paano nagaganap nga ang mga bagay na kung susuriin mo'y sadyang kahirap unawain. Habang ang isang langaw ay narito, pag-akyat po dito. Pagdaka itong tinura ng Espiritu, anak, masdan mo ang langaw na yan. Kung ya ang langaw na yan ay kumakain, kayo pa kaya ang di ko pakainin. Buhay ba ang Ama? Kung ang langaw na yan dumudumi din, na hindi nyo nakikita kung saan nagmumula at saan dumadaan ang kanyang dumi, subalit ang tao'y makikita kung paano dumumi. Tama po ba? Gayon din ang lamok, kumakain din. Kaya lang, dapat ang langaw at lamok kaiba sa tao. Ang lamok at langaw ay perhisyo, ngunit dapat ang tao'y hindi maperhisyo. Buhay ba ang Ama? Kay buti na Ama, kay dakila niya tapat na tapat kung magsalita, kung mangusap siya. Hindi na po ito masyadong bibigyan ng pahayag. Magsimba kayo bukas para maunawaan yung lahat. Karagdagang pag-uulat, bagamat magkakaiba ng pahayag. Mula kay Mateo, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at pinanganakal iyon. At nagtubo ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000, umukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto ang ibinigay ninyong 2,000, heto naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo ng hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang iyong salapi. Eto na po ang 1,000 ninyo.
masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani ako sa hindi ko nahinasikan, bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Disin sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo ang kanya, ang 1,000 ay bigay na sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis at magngangalit ang kanyang ngipin. Sino ba ang mga tinutukoy na ito ng Panginoon ng 3 aliping? Yaon ay ang mga tao na kung papaano pinagkatiwalaan ka ng ama mo, gamitin mo ito sa kabutihan, gamitin mo ito sa pakinabang, sa kapakinabangan. At kung papaano ang binigay niyang kakarampot sa iyo at pinakinabangan mo na doble ibayo sa bahagi niya sa iyo, maaaring higit pa doon ang kamtan mo. Subalit, paano nga bang pangasiwaan ng tao ang kaloob sa kanya? Paano ba niya ito pinahahalagahan? Paano niya ba ibinibigay ang tunay na kahalagahan sa pinagkatiwala sa kanila? Binibigyan bang kabuluhan at inaasambang makinabang ang nagbigay? O kumisan, kung ano na lang yung kanya, wala siyang pakialam sapagkat ang kanya lamang ang gusto niyang makinabang. O dili kaya naman, sa takot niyang mawala, ang kanyang buhay na yaong nag-iisang pahiram, ay ayaw niya namang gamitin sa kabutihan. Mga minamahal, iisa lang ang buhay. Ipinahiram sa iyo yan. Huwag mo isulit sa ama na walang pakinabang siya. Gamitin mo ito sa tunay na nararapat kung paano mo pakikinabangan ang nag-iisang buhay na yan. Huwag kang tumulad sa pinahiram ng 1,000. Nangatwiran pa, nagdahilan pa, sanhi ng walang pangunawa, sanhi ng walang kaalaman. Bakit di niya inalam? Gayon palang alam niyang kanyang hari ay gumagapa sa hindi niya pinagpagalan, sa hindi niya tinanim. Bakit hindi niya ginamit ang kanyang pag-iisip para nang sa gayon ang tusong kanyang hari kung ang alam niya ay tuso o kung alam niya man ay anong uri itong pagkapanginoon, disin sana'y nakinabang at hindi siya nasayang. Mga minamahal, kumisan, hambing din sa mga kayamanang kaloob ng ama sa tao. Magaling ang tuso, sapagkat sa kanyang katusuhan, iniisip niya pa kung ano at papaano niya mapapalago. Subalit, kung ang katusuhan mo'y sa kabutihan, at ang kabutihang yaon ay gagamitin mo para lalong kapakinabangan at makinabang ang kapwa mo, higit na pagpapala pa rin ang ganti ng Ama sa buhay mo. Sapagkat marapat lamang maging matalino ang bawat isa, habang nabubuhay ka sa lupang ito, ay dapat kang maging matalino. Hindi lamang alamin mo kung paano ka mabubuhay, hindi lamang ang alamin mo kung paano ka kikita, hindi lamang ang alamin mo kung paano ka masisiyahan, liligaya, at huwag lamang ang alamin mo para sa panglupang katawan. Sapagkat, kung papaano ka pinagkatiwala ng Ama sa kakarampot at kakaunting bahagi sa nakita niyang marunong kang mamahala sa kanyang karampot na kaloob, patuloy kanyang pagtitiwala ng higit pa sa iyong inaasahan. Kung minsan, sa karampot lang halaga, hindi pa mapagkatiwalaan ng tao. Kaya nga't sinabi niya, ang pinagkatiwalaan sa kakaunti, mapagkakatiwalaan sa malaki. Gayon ang nais ng Ama. Matutong mamahala, matutong magpahalaga, matutong gumamit ang mga anak niya sa bawat handog niya. Kung nais niyo pa na ito'y maragdagan, hanapin niyo ang karugtong sa iba mang kapahayagang idudulot sa inyo
Ang mahalaga may narinig kayo ngayon at may maririnig pa kayo kung hanapin yung tuwiran ang kalooban ng Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Iba't iba man ang pahayag, iba't iba man ang kapahayagan, ang mahalaga, ikaw na tagapakinig ay may natututunan. Ang mahalaga, ikaw na sumusunod ay nakatutupad sa kalooban ng Ama, huwag sa sariling kalooban mo lamang. Sapagkat habang sinusunod mo ang kalooban niya at pinapahalagahan mo ang kaloob niya, ambing sa mga bagay na kinamtan mo, kapag mahalaga ito sa iyo, pinangangalagaan mo. Subalit kapag walang kwenta at walang kabuluhan sa iyo, baliwala kung mawala siya. Yaon ang nais ng Ama, anumang bahaging kaloob niya sa inyo, pahalagahan niyo. Pananaw, pandinig, pananalita, pandama, at pag-iisip. Patuloy niyong gamitin sa mabuti na magiging kapakinabangan ninyo sa lupang ito. Sumayin niyong kapayapaan, pag-arian kayong lubos. O kay buti ng Ama, kung patuloy lamang lilimiin, tatantuin ang bawat bahaging kaloob ng Ama, siyang pinakamatalino at pinakamabuting hukom. Kaya't kung papaano ang kanyang paghahari sa lupa ay walang kamalian. Kapag ikaw ay napangunahan niya at pinagharian, ikaw ring anak niyang may pagkakamali ay maari niyang maitama. Siyang tunay na sandigan, siyang tunay na patnubay, siyang hukom ng kabutihan, ng kabanalan. Kaya't ang sinumang sa kanya'y tapat at makatotohanan, dobling ibayo ang pinagkakaloob sa kanyang kapagalan, gantimpalay, mainam. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang wika nga sa pahayag kanina, kung ang isang masama na ayaw niyang magambala, patuloy na nais niya ay huwag magambala ang sinuman sa kanya. Ngunit itong babaeng balo dahil sa kanyang pangungulit baga, baka mainis pa siya ay binigyan niya. Bagamat ayaw niya, masama ugali niya. Siya isang masama. Ngunit nang dahil sa kanyang pagiging pananahimik na ayaw magambala, binigyan niya pa rin. Ibinigay niya kung ano hinihiling ng isang babaeng balo. Ang Ama pa kaya? Na kung tuwirang makikita niya ang mga anak niya ay tapat at totoo, ang hindi magbigay sa lahat ng kung anong ninanasa ng mga anak niya. Na kung pagninilayan at pagbubulayan ng tao, saan ba nagmula ang katawan mo? Saan ba nagmula ang buhay mo? Bakit kung makikita ng Amang mapagkakatiwalaan ka sa katawang pinahiram niya na yan, na ang pakinabang ay di lamang sa'yo at di lamang sa kapwa mo, kundi para sa kapwa mo, sa lahat ng kapwa mo, na maaring mapaabutan mo at mabaginan mo, hindi kaya ang katawa mong pinahalagahan niya, kahit hindi mo pahalagahan at siyang magpahalaga, masigit na kalagahan ang kakamtan mo. Buhay ba, Ama? Kaya't maliwanag naman ang sinabi niya, kung sinong nagpapahalaga sa kanyang sarili siyang nawawalan, at kung sinong nagandog ng kanyang buhay siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag, kung tunay kayong naglilimi, nagtatanto, ilalagak niyo lahat sa Ama ang inyong saloobin, dalahin, mithiin, pangarap, at tagumpay. Buhay ba ang Ama? Katotohanang katotohanan ang sa akin tinuturan, hindi ganang mawawaan ang tao yaan. Kaya't sa bawat araw na nais matuto ng sinumang mga anak niya, mithiing makamta ng Espiritu Santo. Mithiing maghari ang Espiritu Santo upang sa gayon kung papaano nagahari sa katawan, ituturang lahat ng marapat at dapat upang ang minimithi mong matutunan sa iyo'y maidatal. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, walang taong nabuhay na hindi nalumbay.
gaano man siya kasaya at maligayang tao. Hindi maaaring hindi siya malumbay. Subalit, kung ang kinalulumbay ng tao ay ang mga pighati niya sa buhay, hindi dapat malumbay siya. Sapagkat alam mo, ang ama mo'y may magagawa sa tina. Kaya't kung tuwir ang nais ng tao na siya ay maapuhap ng ama, at sa pag-apuhap ay kaptin siya, patuloy mong damhin sa puso mo tao. Anak ka niya, mahal ka niya, kilala ka niya, nais ka niya, at maging ka niya na dapat ka. Kaya't siya ang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa. Buhay ba ang ama? Pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Si Judas, masama na nga ang naging kaganapan sa buhay niya. Isang Judas Iscariote na nagpahamak, nagkanulo, na bagamat isang ang sinipi niyang sulat, ang naihayag niyang kasulatan ay isang papel lamang. Na hindi pa puno ang kabilaan. May nagawa siyang maganda. May nasabi siyang maganda. Ikaw pa kaya ang anak niya na sa panahon ngayon kung kikilala ka sa kanyang matuwid, sa kanyang kalooban, hindi kaya makagawa ka ng marami sa buhay mo? Mga minamahal, walang humpayang paanyaya ng ama. Walang katapusan ang pagmamahal niya. Kung lahat lamang ay makikinig at tatalima, walang hindi mapapanuto sa buhay nila. Kung lahat lamang ay susunod sa kanya, walang masisiphayo sa bawat araw. Kundi, kung may araw man na nasiphayo ka, hindi maghapon, hindi sasapitin ang gabi, sapagkat ang ama mo na nagbibigay ligaya, siyang tunay na dapat ay kilalanin mo nang mapaligaya ang pusong taglay mo. Buhay ba ang ama? Kaya paano ba mabuhay ng marapat? Kaya't ang sabi ni Judas, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo at tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo, ngunit mag-iingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Magaling itong si Judas. Yan ang patotoo. May magaling magsalita, hindi kayang gawin. Maliwanag ang katotohanan kay Judas. Ang ganda ng kanyang pinangaral, subalit bakit nagkanulo siya? Kaya kung may pinupulot ang tao, bakit itibinasa? Kung may pinupulot ang tao, pulutin yung mabuti. At huwag nang pagmasdan at tularan ang hindi mabuti sa kanyang pananalita'y magaling at kay buti sa gaway kulang siya. Mamahal, ang bawat araw ay mahalaga. Hindi pinag-uusapan ang galing sa pangungusap. Hindi pinag-uusapan ang galing ng pananalita. Hindi pinag-uusapan na magaling kang nilalang. Ang pinag-uusapan sa dako paroon kung paanong kaligtasan ay tatamuhin. Ang kahusayan at kadakilaan ng Ama, siyang iyong kamtan at may sa buhay mong mainam ang kanyang kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't ang wika pa ni Judas, sa kanya ka makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, Panginoon natin at sa kanyang kapurian, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Kay ganda? Kay ganda ng habilin. Kay buti ng habilin. Kaya, kung ang salitang ito ang pakikinggan at huwag titingnan ang taong nangusap, may matututunan, di ba? At siya o ng paanyaya ng Ama. Gaano man kasama ang inyong kapwa, kung may sinasabi siyang makabubuti at ikabubuti ng sino man, ang pakinggan ay ang mabuti, huwag ang kapwa nila masama.
sapagkat ang wika nga ng ama, gaano man kasama ang isang anak niyang nilikha, may kabutihan pa rin namang buhay, na kung ito ang mananahan at mabubuhay na ganap, ang kasamaan niyang naghari ay mamamatay at mangingibabaw ang kabutihan. Nawa, sa panahon ngayon, patuloy na gunitain ang isang kamalian ay hindi dapat tularan, kundi ang dapat kabutihan siyang patuloy na manahan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sadyang kaibuti ng Ama kay dakila niya. Alam niyo po, kung pakikinggan ko yung mata ko eh, hindi na ako. Kanina, nagmaawit na si kapatid na, saan ba si kapatid na napakagandang boses, si kapatid na Magno, eh talaga namang, sabi ko, parang inehelly ako ah. Buti na lang dumating si Mother. Kung hindi, parang matatangay na yung mata ko pag alis ni Bere. Sabi ko, Panginoon ko at Diyos ko, napakabuti mo. Bakit po ito'y binahagi? Kung minsan alang-alang sa iyong gagawing kabutihan, pilitin mong igising ang iyong mata. Pilitin mong gisingin ang iyong diwa. Huwag mong pahintulutang makatulog silang dalawa. Sapagkat sa pagtulog mo, maraming mawawala. Kung ang oras na iyon ay dapat mong gawin para sa iyong Panginoon. Buhay ba, Ama? At saon ang nais ng Ama. Huwag mong pahalagahan ang iyong sarili. Huwag mong unahin ang iyong sarili. Unahin mo siya at may kasunod siya para sa kabutihan mong inuna na gagawin para sa Kanya. Buhay ba, Ama? Kaya kung ang lahat lamang ay magpapahalaga sa Kanya, ang sabi nga, kapag nalulumbay kayo sa halip na magsalita ng magsalita, umiyak ng umiyak, lumuha ng lumuha, manalangin kayo. Matigib kayo ng pananalangin, matigib kayo ng pananalig, matigib kayo ng pananampalataya, kikilos ang Ama. Sapagkat batid niya kung anong niluluha ninyo. Batid niya kung bakit nalulumbay kayo. Batid niya kung ano ang kailangan mo. Batid niya kung anong dapat sa iyo. Kaya't nang dahil nakita niyang tutok ang anak niya, abad kumilos siya kahit hindi ka nagsabing, Panginoon, gawin mo po ito sa akin. Buhay ba, Ama? Nang minamahal, kung minsan kaya naghihirap ang isip at damdamin ng tao, isip ng isip, hiling ng hiling. Sabi ng Ama, sawa na akong nagbabasa sa laman ng isip mo, anak. Sawang-sawa na rin ako makinig sa mga dinudulog mo ulit-ulit na lang. Marinig ko naman ay iba. Ano kaya ang dapat hilingin? Panginoon, matupad ko nawa ang nasa mo. Naku, anak, tuwan-tuwa ako niya. Panginoon, makagawa ko sa kalooban mo. Totoo ba, anak, yan? Panginoon, patnubayan mo ako sa layon ko. Ay, tuwang-tuwa ko, anak. Panginoon, ako naway kahabagan mo. Anak, habag na habag ako. Sa nasa kong ako'y maging tapat sa'yo. Naku, anak, matagal ko nang inintay yan. Panginoon, ako ay naririto. Binibigay ko buong buong sarili ko. Ay, anak, salamat, yan ang inihintay ko. Panginoon, salamat at nagising ako sa nasa mo't layon na gawin ko sa buhay ko. Ay, purihin ka ng kapwa mo, anak, kung magagawa mo ito, higit akong malulugod sa'yo. Panginoon, ako naway magtagumpay. Anak, kung ganyan sa tuwing ang hihilingin mo, walang kabiguan kang kakamtan. Sapagkat ang nasa ko'y tupdin, gawin mong marapat sa akin
para sa kapwa mo, ako'y masyahang magmasid sa iyo. O aking amang mahal, walang batid ako kahit ano. Ituro mo ang saki, marapat kong tupdin. Nang makatalima ako ng nasa't layon mo, at may bigay kong buong galak itong puso ko, na di malulumbay ako. Umasa ka anak, sapagkat napakaganda ng hinihiling mo. Ikaw nang bahala sa buhay ko, yamang ginagamit mo ako. Nagpapalipin sa iyong espiritu, at ikaw nang nasang manguna bawat araw ko. Hindi lamang anak, bawat araw, maging sa buong magdamag, pangungunahan kita. At kung nasa mo pang ako'y gamitin mo, ituro mong paraan sa bawat gagawin ko. Doon sa isip at damdamin ko'y maging ikaw. Nang di malumbay ako sa pagtugon sa'yo. Sadya anak, kung ako lagi ang nasa isip mo, at sa tuwing ay sa puso mo, di ka malulubay sa pagtalima mo, yamang tumugon ka sa aking panawagan sa'yo. At kung nasa mo aking ama, ako'y manatili sa ganito, patuloy mong ibigay ang patnubay mo, at di kailanman mawawalay ako, yamang ikaw ang aking Diyos na totoo. Salamat anak. Natutunan mo rin ako ang Diyos mong tinatawagan. Kung noon pa'y nakilala mo na ako, hindi na maraming pigati ang puso mo. At yan ang nais kong ipaabot sa lahat, ang matutunan nila ako at makilalang lubos. Kaya't ngayon ang panyaya ng Ama sa inyo, makilala at matutunan nyo kung ano ang marapat. Nang dahil siya ang may buhay na makapangyarihan at walang hanggan, sa buhay ninyo'y tuwinay batid ang kaukulan. Kay sarap mabuhay, lagi niyong tatandaan. Kaya nga't maliwanag ang tinuran, kung may lumbay, may galak. Kung may kadiliman, may liwanag. Kung may kabiguan, may tagumpay. Kung may hirap, may kagaanan. Kung may sakit, dili kaya'y karamdaman, may kagalingan. At kung may kahinaan, may kalakasan. Kaya't kung patuloy niyong ito ay gugunitain mga salita, kung may kaakmang salita, doon inyong matututunan paano ba kayo tumupad sa akin. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wili ka niya, Berhel, Bulaklak, manalik ka na bawat araw. Ako sa'yo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Oh, maging masaya kayo. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika ka niya, mana bawat araw, ako sa inyo may nakalang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo.
harapin, alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat wingi ka na, manalip ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. O parte-parte, mayroon tanggapin, alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon maganda mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon maganda mangyayari sa inyo, manali o mangkin. Tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. Maiksi man at mahaba pantay lamang sa mang dakila. Kung lahat ay nakanamnam at tuwirang tumanggap, may pagninilayan, pagbubulayan na magdudulot ng kaliwanagan ang kaisipan at kagalakan ang kalooban. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Ano po tayo? Anong petsa na ngayon? 15. Anong petsa po yung anniversary? 27. Ngayon lang naganap ang? Tara na po. Mag-wish tayo doon. Matapos po ng wish